Magandang araw mga kayanita! Tunghayan po natin ang part 8 ng ating kwento na pinamagatang Hindi na ako luluha pa. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating po pang uploads. Lalo nang humaga si Greg kay Delia nang makita na laging nakatali ang lampas balikat na buhok niya. Ngayon ay hinayaan lamang niya iyong nakaladlad. Kaya naman marahil parang naninibago ito. Naninibago at halatang-halatang humahanga. "That suits you," sabi nito na walang alis ang tingin sa ayos niya. "Puro ganyan na lang sana ang isusuot at ayos mo," ang ito sa dalaga. "Ahem," pagpaparinig ni Henry. "I'm still here, remember?" "Oh, tol," baling ni Greg sa lalaki. "Payag na pala itong kaibigan mo na mamasukan dito sa atin. Edi, ibibrief ko na sa mga tamang gagawin niya." Halatang idiniin ni Greg ang salitang kaibigan. "Sige," alanganin ang ngiting sabi ni Henry. "Pero di ba dapat SES ay magturo sa kanya? Saka paano na yun ngayong..." "Paalis na siya talaga next week," maagap na sabi ni Greg sa katinitigan nang tila nagwa-warning si Henry. Nakuha naman agad ng lalaki ang ibig sabihin ng bayaw. Oo nga pala. "Welcome to the company, Delia." Parang sumama ang mukha ni Greg pagkarinig sa itinawag ni Henry kay Delia. "Bale, 6 hours lang ako magtatrabaho?" tanong ni Delia. "Oo," nakangiting tugon ni Greg. "From 9 ng umaga till 4 in the afternoon. May isang oras kang lunch break sa tanghali." "Pero..." "Hindi ba't 5 ika mo ng hapon ang start ng klase mo?" tanong ni Greg. "Oo, kung ganon, maluwag na maluwag ka pang makakapagbiyahe patungo sa school kung aalis ka rito ng 4 pa lamang. Pero kulang naman ang oras na ipagtatrabaho ko. Kung alam ko, 8 ang regular working hours ng isang empleyadong nag-oopisina," ang wika ni Delia kay Greg. "Ng isang karaniwang empleyado. But you are special." "Ayoko maging special. Greg, sir, ano ang itinawag mo sa akin?" punot noong tanong ni Greg. "Sir, iyon naman dapat, di ba?" "Pwede siguro kung may ibang taong nakakarinig. Pero kapag tayong dalawa, ay gusto kong sa unang pangalan mo ako tinatawag. Pero masyado ka ng maraming nire-reklamo ah." Tila nagbibirong sabi ni Greg. "Paano ka mapopromote niyan?" Nakangiti pa rin siya sa dalaga. "Ang dami mo rin kasing imposible ang ipinapagawa sa akin," tugon naman ni Delia dito. "What's so impossible about it? Tatawagin mo lang naman akong Greg. Is that hard for you?" "Ang dali-dali namang big kasi ng pangalan ko ah. Huwag mo nga lang akong tatawagan sa full name ko at mag-aaway tayo." "Ano ba ang full name mo?" napapalagay na ang loob na tanong niya sa binata. Parang ganoon naman talaga ang gustong mangyari ni Greg. Nakangiti itong sumagot. "Greg, sunod yon sa pangalan ng nasirang lolo ko." "Maganda naman ang pangalang Greg," tila nakikipagbiroan ang sabi niya. "See, ang ganda-gandang pakinggan ng pangalan ko kapag ikaw ang bumibigkas." Natigilan si Delia. Parang may ibig ipakahulugan na iba si Greg, pero hindi na lamang niya pinansin. "Tungkol sa sinasabi ko kanina, ay sekretarya ang magiging trabaho mo. Sana, huwag namang pati oras ng trabaho ko ay kulang ako. Ano ba ang suggestion mo? Kasi naman, hindi rin ako dumarating dito ng maaga. Wala ka rin paglilingkuran kaagad. So, alam ko namang puyat ka dahil gabi ka na umuuwi. Okay lang
Kahit tanghali ka na rin dumating dito sa opisina, sabi muli ni Greg. Tapos, maaga rin uuwi. Baka naman sabihin ng iba, parang boss na rin ang schedule ko. Then, what do you suggest? Papasok na lang ako ng 8 sa umaga at aalis ng 4:30 sa hapon. Yung kulang kong half hour, ibabawiin ko na lang sa lunch break. Bale, half hour na lang iyon, ang sagot ni Delia. Hindi ka ba magigipit sa pag-alis mo dito ng 4:30? Palagay ko'y hindi. 2 rides lang naman ako mula rito hanggang school. I have an idea. Umaliwalas ang mukhang sabi ni Greg. Natigilan siya sa nakit ang pangingislap ng mga mata ng lalaki. Ganito na lang. Total, umaalis rin ako dito ng mga ganoong oras. Why don't you go with me? That way, may idadrop kita sa school bago ako umuwi. Hindi naman ako maa-out of way, wika ni Greg. Pero, ibig pa sanang tumuto ni Delia. No more bats, sabi ni Greg na ikinaway pa ang isang kamay bilang pagpapatigil sa pagtanggi niya. It's settled, anito. Noong una, ay asiwang-asiwa si Delia sa ganoong sitwasyon. Pero kalaunan ay nasanay na rin siya. Sinadya naman kasi ni Greg na ipalagay ang loob niya kapag kasama ito. Kapag kasama niya ito, ang trato nito sa kanya ay hindi isang tauhan, kundi isang kaibigan, nakakwentuhan at nakakabiruan. Wala nangang maniniwala sa kanya sa boarding house na hindi niya boyfriend ang binata. Kaya naman kahit sa harapan ay tinutudyo na ng mga kasamahan niya si Greg na puro ngiti lamang ang isinasagot. Sa halip na itama ang mga boarders na nanunudyo sa kanila. Tingin pa niya ay enjoy pa nga ang binata kapag tinutudyo sila. Hindi tuloy niya maiwasang mangarap ng gising. May pagtingin din kaya sa kanya ang binata? Napahiya pa siya sa sarili nang maiisip na ang ginamit niyang kataga ay Dean. Ibig sabihin, may pagtingin siya sa binata. Pero bakit ba siya magkakaila sa sarili? Talaga namang may lihim siyang nararamdaman para sa lalaki. Kapag magkasama sila, ay ramdam niya ang kakaibang ligaya sa puso niya. Kahit nga sa panaginip, ay madalas niya itong kasama. Kaya naman kahit gising, kapag magkasama sila, nagpa-fantasize siyan may unawaan silang dalawa. Alam niyang imposible ang mangyari iyon. Langit at lupa ang agwat nila ni Greg. Hindi niya inaasahang paglabas ng eskwelahan ng gabing iyon ay matagpo ang nag-aabang sa kanya si Greg. Boss! Nakatawa at kunwari ay nagtatakang sabi niya nang lumapit dito. Kahit ang totoo, biglang kumaba ang dibdib niya. Greg! Pagtatama nito sa kanya. Oo nga pala, wala pala tayo sa opisina. Bakit ba narito ka? Wala kasi akong ganang kumain eh. Can we have dinner together? Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ngumiti pa rin siya kahit alam niyang ninenervous na ang ngiting iyon. Sige ba, sabi niya. Lakarin na lang natin ang... No, ani Greg na pumormal sa kanya. This time, ako naman ang pipili ng kakainan natin. Nagkibit balikat na lamang siya nang buksan ng binata ang pinto para sa kanya at sumakay siya ng kotse nito. Wala pang 15 minuto ay narating na nila ang puok ng gustong pagdalhan sa kanya ni Greg. Napakurap-kurap siya nang makitang sa harap ng isang 5-star hotel na kahimpil ang sinasakyan nila. Nginitean siya nito bago ito bumaba at iniabot sa valet ang susi ng kotse nito. Siya ay pinagbuksan ng pinto ng isang unipermadong tauhan ng hotel. Hindi ba ako alangan sa... Bulong niya nang lapitan ni Greg. Namamalikmata siyang nakatingin sa maliwanag na lobby ng hotel. Oo nga't nakabestida siya. Ganoon na ang mga isinusuot niya mula pa ng punahin ni Greg at mula ng mamasukan siya rito. Pero asiwa pa rin ang pakiramdam niya. You're just perfect, wika ni Greg
na hinawakan ng isang kamay niya. Nakadama siya ng saya nang tila kuryenteng nanulay sa buong katawan niya kahit alam niyang tanda lamang ng pag-alalay ang ginawa ng binata. "Let's go," wika ni Greg na iginiya siya patungo sa malaking pinto ng hotel. Sumakay sila sa escalator at nagpahatid sa second floor. Natuklasan niya na naroon pala ang restaurant ng hotel. Parang gusto niyang umatras nang makita ang formal na gayak ng mga panauhin kumakain doon. "Relax," ang sabi ni Greg na tinapik pa ang kamay niyang hawak nito. Pagkaraan niyon ay hinigpitan ng binata ang pagkakahawak sa kamay niya. At muli, may mainit na pakiramdam iyong idinulot sa buong katauhan niya. Isinantabi niya ang nadaramang pagkaasiwa at inisip na i-enjoy na lamang niya ang pagkakasama nilang ito ng binata. Sa isang pandalawahang mesa sila dinala ng sumalubong na head waiter. "Hindi ako," sabi niya kaagad kay Greg nang makaupo na sila. "Relax," nakangiting sabi ng lalaki. "I'll do the ordering for us." Mabilis nang ang pinasadahan ni Greg ang mga nakalista sa menu. Steak ang in-order nito para sa kanila. Sa halip na kanin ang katera niyon ay mashed potato, freshly baked bread. Sa pagkagulat ni Delia, umorder din si Greg ng alak. "Hindi ako sanay sa... light lang naman ito," sabi ni Greg nang iabot sa kanya ang kupitang may lamang alak. "Try it," nakangiting sabi nito sa kanya. Nahihiya naman siyang masabi ni Greg na masyado siyang inosente sa mga ganoong bagay. Kaya tinanggap na rin niya ang kupita. Hindi naman nagustuhan ang laman niyon. Kaya nang matapos silang kumain, ay hindi man lang niya napangalahati ang laman ng baso. Napapansin niya, madalas na lagi nakamasid sa mukha niya si Greg habang painom-inom ito. Nakadama tuloy siya ng pagkaasiwa. Iniiwas na lamang niya ang tingin dito sa pamamagitan ng pagmamasid sa paligid. "I can say that you have recovered gracefully." Napatingin siya kay Greg. Mataman itong nakatitig sa kanya. "Paano nagawa ni Henry na hindi kami para sa isa't isa?" Napayuko siya nang sabihin iyon. "Yeah," narinig niyang sabi ng lalaki. "You belong to someone else." "Anito?" Hula niya ay tulog ng lahat ang mga tao sa boarding house nang ihatid siya nito sa may pinto. Dahil nag-aalala siyang maiwan nito ang kotse sa labas sa ganoong oras nang walang nagbabantay. Pero mapilit ang binata. Nasabayan siya hanggang pinto ng kanyang tinutuluyan. Bubuksan na sana niya ng sariling susi ang pinto, pero naagapang kunin iyon ni Greg sa mga kamay niya. "May I?" tanong nito na nakatitig sa kanyang mga mata. Sa lapit nito sa kanya, amoy niya ang alak sa hininga nito na hindi niya maintindihan kung bakit bahaging nakapagpa-excite sa kanya. "Sige," sabi niya. Binitiwan niya ang susi para bitawan din ni Greg ang kamay niya. Napapaso siya sa simpleng contact na iyon na hindi niya maintindihan. Sinusian ni Greg ang pinto at binuksan iyon para sa kanya. "Salamat," wika niya sa binata. Nabigla siya nang pigilan ng binata ang kamay niya. "Greg," inilapit ng binata ang mukha nito at waring aakap sa kanya. "Good night," sabay mabilis sa papalayo sa mukha niya. Dali-dali siyang pumasok ng pinto. "Delia," nilingon niya ang lalaki. "You forgot your key." Iniabot ni Greg ang susi niya. Pa-snatch ng abutin niya iyon sa pangambang ulitin nito ang ginawa kanina. "Good night," waring matamlay na sabi ng lalaki. "Good night." Nagsara na siya ng pinto. Narinig niya ang mga yabag na palayo ng lalaki. Kahit naman alam niyang wala na ito, kung bakit hindi pa rin may balik sa dati, ang normal na tibok ng puso niya habang nakasandal siya sa pinto. Tinanghali siya ng pasok kinabukasan. Ang gulat nga niya ng pagpasok sa opisina ni Greg
ay matagpuan doon si Henry. Parang nagulat pa ang lalaki, kaya dali-daling binitawan ang nakaplastik na rosas na hawak-hawak nito. "Good morning," bati niya rito. "Good morning, parang fresh na fresh ka ah. Did you enjoy Greg's company too last night?" Kumunot ang noon niya. "Sorry kung nakita ko ito ha." Itinuro ni Henry ang rosas. "May hinahanap lang ako kasing files niya. Importante kaya hindi ko na nahintay ang pagdating niya. Yun pala, puyat siya kaya na-late ding pares mo." May na-detect ba siyang pang-uusig sa tono ni Henry? "Para sa akin ang rosas na yan?" Seryosong tanong niya. "It says here, for Delia." Kinuha ulit ni Henry ang rosas at binasa ang card na kasama niyon. Iniabot ito sa kanya ang roses. Para nga naman iyon sa kanya. Mula kay Greg. Ang card na kasama niyon. "For Delia, I enjoyed it last night. Can we do it again? Greg." Ito na ba ang umpisa ng paniligaw ni Greg kay Delia? Tanggapin kaya ito ni Delia sa kabila ng katotohanan na kapatid ito ng babaeng pinakasala ng kanyang dating kasintahan? Alamin po natin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po and God bless everyone!